ng Panginoon. Tanda po natin, kahit po narito, hindi para lang sumamba. Kasi ito'y araw ng pagsamba. Tayo na at ito'y pinagpala ng Panginoon. Pangako ng Lord, sa bawat salita niya, may pangako ang Diyos. Ang araw nito ay aking pinagpala. So, ngayon pa lang, sa pagpunta niyo dito, pinagpala na tayo lahat. Pangako ng Panginoon yan. Dito. And at the same time, tayo pong lahat ay mag-aaral. Tayo pinag-aaral, hindi po tayo tuturo, kundi nag-aaral ano, ng salita ng Diyos. At walang ibang tagapagturo, kundi ang ating banal na Espiritu Santo. Siya yung tagapagturo natin. Ano? At ako naman ay isang empty vessels lang ako. Na naman yung lumalabas sa akin ay inigaling sa Diyos. At yun naman ay salita pa din ang ating Panginoon. Okay po, sa mga ngayon na po nakarating. So another warm welcome po sa inyong lahat at mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po sinasadya na kayo ay narito. Ito'y plano ng Diyos. Never in the history sa buhay mo na sa araw nito pumunta ka dito. Hindi mo ito pinilano. Pero narito ka. Di ba lahat ng bagay pinaplano? Bukas, isang araw, punta ko ng Maynila. Bukas, isang araw, uuwi ako. Bukas, isang araw, may gagawin ako. Pero yung pagpunta mo dito, never mo pinilano. Ang plano mo dun sa dati. Pero dito, never. Kaya lamang may ginamit ang Diyos para imbitahan ka dito, isama ka dito. Di mo ba alam yun ang imbitahan yun ang mga buhay na anghel sa buhay natin? Di ba? Ginadala tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi sa masamang lugar. Ano po? Kaya sige, sige po yung ating pag-aaralan. Bibilisan ko, dami na test. For the glory of God. At least naranasan niyo ang okay? O ang mabuting katiwala. Sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang pinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mo sa itaan ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay sa papurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen! Amen! So, tapos na tayo. Amen eh. Alam? So, atin akong bibigyan ng konting paliwanag o impression na mula sa ating Panginoon. Ligyan mo nga sa 10, Pastor. Makita po natin dito, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan. Sabihin mo nga natin, pinagkatiwalaan tayo. Pinagkatiwalaan tayo. Okay. At ang pagkatiwala sa atin ng Diyos ay may iba't ibang kaloob. Ano, may iba't ibang tayong kaloob. Sa atin ng Panginoon, kinakailangan, sabi dito, ay gamitin natin. Ano, gagamitin yung gift sa atin ng Lord. Gamitin, huwag ang hindi. Kasi pag ano mangyayari yung talent mo? Mahirap yata nang hindi mo ginagamit yung talent mo. No? Paano kaya yun? Ano? Parang hindi mo maisip. Kapag hindi mo ginamit yung talent mo, yung kaloob sa'yo ng Panginoon, hindi ko maisip kung paano. Wala akong maisip na kung hindi mo gagamitin yan. Ano mangyayari kaya sa'yo? Kung hindi mo gagamitin. Ano? Maybe ba tayong kaloob? Nagbigay siya ng dalawang example, pero ando na lahat. Ang sabi dito, ikaw ba'y tagapangaral? Ayan. Alam ko, naniniwala ko, lahat ng narito ay tagapangaral ng Diyos. Tama. Lahat tayo tagapangaral. Kasi nga, kaya nga tayo tinuturoan ngayon ng Panginoon eh, para ano, maraming tagapagturo din. Tagapagturo din. Hindi lamang sa marami, kundi sa step by step, na bawat makilala natin, bawat maimbitahan natin, doon tayo nag-iimpisa na mangaral. Ano? Salamat sa Panginoon kasi nagagamit nyo yan. Sa totoo lang, kung hindi natin ginagamit yung pangaral ng salita ng Panginoon, siguro wala tayong lahat dito. Even ako, wala din ako dito sa harapan ninyo. Kasi kung walang nangaral sa akin, walang nagturo sa akin, lahat tayo ay narito, tayo ay dinala ng Panginoon dahil may nagturo, may nangaral ano, sa ating lahat na salita ng Diyos. Hindi sa lahat, may nanalangin,
sa'yo. May manalangin sa'yo. Naniniwala ko na may tagapanalangin tayong lahat, na may isang tao na ipinalangin niya, Lord, yung asawa ko, maisama ko sa simbahan. Lord, yung nakilala ko na pangalan si, ano, kayo po yung kumilos sa kanyang buhay. Mahalaga yun eh. Alam mo, meron ako diyan isang kwento, maganda may kwento. Ito ay si Tagataya, si Julius Luces. At siya ngayon ang captain siya ng isang barko. And at the same time, may katungkulang siya sa dapat kasi sa magsaysay. Ngayon nasa anong company na malaking kapatid ng mga na naghahawak ng napakaraming barko. No. At ngayon, nung siya nasa barko pa, nung siya mapita pa sa barko, meron siya kasama na nangangaral ng Saitan ng Diyos. Ay, kanya pang, matalino eh. Kanya pang binabara. Binabara niya yung nangangaral ng Saitan ng Diyos. Pero sa madaling salita, o kwento, dumating ang time, bumaba siya ng barko. Naku, yan, yawag talaga. Talino naman, ito sobrang, alam may mga matalino. Kaya kwento, walang tigil naman eh, wala tigil sa salita, nagkasal, turo, ay yung ano, alos. Okay na, pero wala naman tayo. May kunting na lang. Pero, biyaya ng Lord, malakas pa rin. No? So, sa madaling salita, yung sinasa SM, bigla siyang bigla na para. Para, nasabi ng doktor, nagkaroon siya ng ang tawag doon. Nalimutan ko. Nga yung parang natingin na tipa, nahihingin siya, natingin. Yan, vertigo. Di ganun. Hindi nagamot ng doktor ng siyesta. Hindi nagamot ng mga albularyo. Wala ng mga pinagawa sa kanya. Ano? Merong tila sa albularyo, ispisita, na pinalino ng gatas. Tapos binigyan ng sisim, libayad. Naubos yung pera niya, yung kanyang mga dollar. Naubos. Sa doktor, naubos. Lahat na iskanal, isinuob siya, pero hindi siya napagaling. Dumating sa punto ng buhay niya na Senior 50-50. Nandun siya sa kanilang bahay. Kulay violet ng kulay. Pero may isang lingkod ng Lord doon, si Sister Pastora rin ngayon, si Pastora Bioli, taga Tayabas. Nataon, ng panong yun, ay nasa bahay nila. At nag-invite yung kanyang nanay na isang prayer na dahil yun ang kalagayan niya, ni Julius. Alam mo, nung pinatanggap, nung bumangon siya, talagang ano na. Ngayon, pinatanggap ng ating kaibigan, ating kasama sa Chester Tayabas, pinatanggap sa Lord, nung pagkatanggap niya, gumunta ang pakaramdam niya. So, anong nangyari ngayon? Yan, pwede siyang gumaling. At talagang gusto patayin siya ng demonyo. Kasi ang pamilya Luces pala, yan pala yung mga ina po ni yun ito yung pelikula ni Ramon Revilla. Si hindi Pepe Agimat, si ano, si taga-kaisa niya eh. Commander Luces. Kumakain ng bala. Oo. Oh. Check up nun. Yung mga matipinding albularyo, antingan. Kumakain ng bala eh. Ibig sabihin, hindi sila talaga ng bala. Ano? Kasi yan palang ganyan, yan pala. Naisanlana nila yung kanilang buhay sa demonyo. At pagdating ng time, may kabayaran yung panimat niya na kapalit ng buhay na kanyang maaaring. Kung kailan tumapat, sa kanya pala natapat yun. At papatay siya through deliverance na nalaman namin. Ano? Pero sa madaling salita, noon niya naalaala na kaya sinabukay na po ano yung talagang totoo. Napaka-generous. Dahil ngayon, nakabalik sa trabaho, bumalik ng kalusugan, at ngayon, ayan naman. Pero at least, nakakalala sa Panginoon na born again talagang totoo. At noon niya nasabi, alam niyo, kaya ako na born again, may nanalangin sa akin. Siya kasi nagkwento sa amin na meron siyang
isang kasamaan na kanyang lagi binabara sa pangalan ng mabuting balita. At nasabi sa kanya na ipinapanalangin na siya makakagalo sa kanya. Kaya alam ko lahat kay Naruto ay dinala ng Diyos kasi may nanalangin. Nagturo na nga rin sa atin. Ano? So ngayon, bilang katiwala, kinakailangan po na magamit natin ito para sa kapakinabangan ng marami. Bilang lingkod ng Diyos, alam mo, ang paglingkod sa Panginoon o pangangaral ng mabuting balita o pagbabahagi ng mabuting balita, ito po yung pinakamahalagang dapat nating matutunan sa buhay. Ito yung pinakamahalaga. Ito na yung pinakamahalagang top priority ng ating buhay. Ano? Na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, meron tayong mga profesyon, meron tayong mga hanap buhay, meron tayong mga trabaho. Ano? Napakahalaga na hindi dapat natin makalimutan ng ating Diyos. Ano? Huwag na tayo sarang natin kakalimutan ng ating Panginoon. Sapagkat walang ibang maaaring magbigay sa atin ng kakontentuhan sa buhay kundi ang Diyos lang. Kahit anong pagpagal mo sa buhay, kailanman hindi ka makukontento. Sa totoo lang. Hindi natin makukuha yung contentment sa ating sarili. Sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Sa sariling lakas. Maraming yumaman, maraming nagtagumpay. Pero sa bandang huli, bigo pa rin. Bigo pa rin. Ano? Hindi kasi bakit? Hindi kasi nila nagawang maglikod. Hindi kasi nila nagamit yung ibinigay sa atin ng Diyos na totoo na pinakang matinding regalo sa atin ng Diyos ay yung maitaas natin ang ating Panginoon. Magawa natin na maipakilala sa maraming tao ang ating yung ating Diyos na lumikha sa atin, yung ating Creator. Nakalimutan natin na ating ipakilala yung naglikha sa atin. Di ba, sa atin naman, ang tinatanong lalo, sino nanay mo? Sino tatay mo? Di ba, proud tayo, ay, si tatay ko po yung sigento. Sinanay ko po yung sigento. Ah, oo, kailangan namin. Pero never nating nasabi, sino bang lumikha sa atin? Hindi natin kilala yung lumikha sa atin ng lubusan. Kaya tayo lahat bilang naglilikod sa Panginoon, kinakailangan lubusan natin maipakilala o makilala ang ating lumikha sa atin. Nang sa ganon, kapag nakilala natin yung lumikha sa atin, magagawa natin ipangaral ang mabuting balita. Amen. Mahirap po na mangaral ng mabuting balita na hindi kilala ang Diyos. Sa totoo lang, ako na ako, hindi ko kilala ang Diyos. Never kong mag-share ng usap God. Never kong mag-invite. Never kong makasimba. Andala. Ba, di ko kasi kilala eh. Yun yung regalo sa atin ng Diyos na kinakailangan na magamit natin. Hindi dahil sa yung talino, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi magamit natin yung talagang nais ng Panginoon na makalapit tayo sa Kanya. Pakanasain talaga natin na tayo po ay makalapit sa Kanya. Ano? Upang sa ganon, kapag wala po natin na makapagbahagi ng Diyos sa iba. Yan lang po talaga ang ating misyon. Yung mangaral. Dahil kung walang mangaral, paano pa tayo makakilala? Paano pa tayo matututo kung walang magtuturo? Ano? Kaya yung dalawang yan, pakita sa mga sir, pastor, yung tagapangaral at tagapaglingkod, ano po, ay magkasama yan. Kasi yung pangaral na gagawin mo ng mabuting balita, yan po ay paglingkod sa Diyos. Paglingkod sa Panginoon. Yan ang pinakamatinding dapat natin matutunan, ang maglingkod at mangaral. Ano?